Tuloy-tuloy pa rin sa kani-kanilang aktibidad ang iba pang tumatakbong pangulo at pangalawang pangulo ng bansa. Nakatutok si Bernadette Reyes. Dumalo sa isang climate and environment forum ang tandem ni Calliope de Guzman at Walden Bello kasamang isa nilang senatorial candidate. Sabi ni de Guzman, hindi raw matatapos ang climate at environmental crisis kung patuloy na maghahari ang mga kapitalista sa pamahalaan. Hindi mare-resolve dahil lahat profit-driven yung lahat ng gagawin. Disregarded kung tatama, kung mawawasak yung ating kapaligiran, yung ating kalikasan, wala silang pakialam kung mag-emit ng maraming carbon emission. Si Bello naman ipinunto ang masamang epekto sa kalikasan ng pagmimina. Mining as a whole should really be phased out. Unfortunately nga, malakas yung mga interests that are supporting the mining industry. Si presidential candidate Faisal Mangondato sumalang sa COMELEC e-rally. Nagtungo rin siya sa Lano del Sur noong Linggo. Ang running mate niyang si Carlos Serapio nasa Obando, Bulacan ngayong araw. Mga pastor naman sa Baguio City ang hinarap ni presidential candidate Ernesto Abella. Nagtungo rin siya sa ilang palengke sa lugar. Sinabi niyang dapat magmula ang pagbabago sa sarili at hindi lang sa pamumuno ng mga opisyal. Hindi po lahat sa balikat ng presidente na sa balikat po nating lahat. It is when you make strong decisions, righteous decisions, that we will see the world change. Sumalang din sa COMELEC e-rally kagabi si presidential candidate Norberto Gonzalez. Samantalang wala naman pampublikong aktibidad si Jose Montemayor Jr. Ang running mate niyang si Rizalito David, nanawagan ng pagninilay-nilay ngayong panahon ng Kuwaresma. Sa mga panahong ito ay mapagnilay-nilayan natin ang lahat ng mga bagay na nangyari sa atin bilang mga mamamayan, bilang isang sambayanan at bilang individuals, no? At tignan natin kung ano yung ating mga naging pagkukulang. Nasa COMELEC e-rally din kagabi si Vice Presidential Candidate Manny Lopez. Muli niyang ipinunto ang kahalagahan ng pag-develop ng renewable energy sa Pilipinas. Sa larangan po ng renewable energy, kami po ay nagpapanukala na kailangan i-develop natin ang ating geothermal energy sources, ang ating hydro resources, as well as ang mga makabagong teknolohiya. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Horas.